Yung namang mga taong nagsasabing, pagod na ako, hindi ko na kaya. Hindi naman sila yung mga taong pagod lang ang katawan. Sapagkat ang katawan, kahit lupay-pay yan, kahit may sakit pa yan, kahit hirap na yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Magtatrabaho at magtatrabaho pa rin yan. Basta't inspired ang puso niyan, ang kalooban niyan. Kahit sino dito, mayroong pinagdaraanan. Yung iba sobrang mabibigat. Yung iba sobrang mabibigat na kung hindi lamang may takot sa Diyos, kung hindi lamang masamang magpakamatay, matagal nang kinitil ang kanilang sariling buhay. Mind you, maraming ganyan. Sigurado ko, ito yung mga taong na-encounter natin. Nakangiti kahit paano, nakakatawa, nakakapustura. Pero sa loob-loob nila, ang bigat-bigat pala ng dinadala nila. Imagine encountering such kind of people, tapos susungitan mo. May mga taong ganyan talaga. Akala mo okay? Akala mo malakas? Akala mo walang problema? Nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. O di po ba? Kapag ganyan, mas nakabibigat yan sa ating mga dinadala. Mas nakapapagod yan. Yung mayroon kang pinagdaraanan na walang nakakaalam. O kung meron man, wala naman silang pakialam. Kamakailan eh, meron akong nabuntot ang kotse dyan sa may prensa. Nung una, inis na inis ako. Kasi ang bagal. Siguro mga 30 lang ang takbo, eh nagmamadali ako, hindi naman ako maka-overtake. Ang daming mga nasa salubong na sasakyan. Bubusinahan ko na sana ng matinding ganun, yung parang nagmumurang busina. Nang bigla akong makita, parang may karatula dun sa may puwita ng kotse niya. Ang nakalagay, exact words, sensya na, bagong driver lang, tanga pa. Kalagay. Totoo, yun ang nakalagay. Eh hindi na ako bumusina. Nag-adjust na ako kasi naiintindihan ko na yung dahilan niya. I just wonder kung bawat isa sa atin, lalong-lalo na yung mga may pinagdaraanan, pwede bang o pwede kayang maglagay ng karatula sa katawan na nagsasabing, broken-hearted ako, niloko ako, tinraidor ako ng kaibigan ko, bankrupt ako, gipit na gipit ako, may maluhang sakit ako, problema ko ang anak ko, litong-lito na ako, pagod na ako. Siguro, even for quite some time, magbabago ang pakikitungo natin sa mga taong yan. Kabod-kabod, igagalang, bibigyan ng importansya ng halaga, bibigyan ng pasensya, ng pahinga. Eh, sino ba naman ang maglalagay ng ganyang karatula? Sige nga, takot lang nila, hiya lang nila. Pero wag ka, may mga taong ganyan talaga. Akala mo okay? Akala mo malakas? Akala mo walang problema? Nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. Kaya kapag makausap mo ng heart to heart, nagsisimula pa lamang kayo umaatungal na. And so brothers and sisters, let us always be nice and kind to one another. Sapagkat hindi mo alam ang pinagdaraanan ng tao sa buhay. Hindi man tayo makabawas. E huwag na tayong makadagdag pa sapagkat sa mga taong very down na, konting bagay na nega, ikatutumba, ikakawalang pag-asa nila, maawa ka, kailangan nila ng pahinga. Kaya nga, saktong-sakto na ating mabuting balita para sa lahat, lalong-lalo na para sa mga may matinding dinadala at pagod na. Ang sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Siya ang pinaka-nakakaalam at siya ang may pinaka-pakialam. Yun nga, sabi nga natin, yung mga buhok mo bilang niyang lahat, the most insignificant part of our body, He knows my heart. Bilang na bilang niya, tigit-tigisa, yun pa kayang nakapagpapalungkot sa'yo, iniiyakan mo, dumuturog sa puso mo, nakapagpapapagod sa'yo, of course He knows, and of course He cares. Kaya yung imbitasyon niya, heed it, come to me. Notice na hindi niya sinabing, lumapit ka sa kung saan, sa kung ano, sa kung sino. Kasi madalas, kapag napapagod na tayo, ang tendency natin, mag-relax, mag-unwind, pupunta kung saan-saan, bibili ng kung ano-ano, kasama sa kung sino-sino, minsan masama na impluensya pa. Minsan, masasama sa pagkakasala at pagkakamali pa.
para makapag-unwind lang. Talk about clean fun, good fun. Okay yan. Pero ano bang natutugunan yan kundi ang pagod lamang ng katawan? Hindi ang pagod ng kaluluwa. Ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, hindi lang nang tayo katawan, tayo rin ay kaluluwa. At sa pagitan ng dalawa, mas dapat nating inaalagaan, pinapalakas, nire-recharge ang ating espiritu. Alalong pag sinasabi sa atin ni St. Paul sa ating kalawang pagbasa, mamatay ang katawan, pero buhay ang espiritu, mabubuhay pa rin tayo. Pero patayin mo ang espiritu, paghinain mo ang espiritu, kahit malakas ang katawan mo, hindi na ito uubra sa kahit sino o kahit ano. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na fighting spirit. Lupay-pay na yung katawan, bali-bali na yung buto, nakasadsad na sa lupa, mahinang mahina na, pero kung may fighting spirit yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Ganon kahalaga ang espiritu, ang kaluluwa. Kaya nga ang sinasabi ng Panginoong kapahingahan, mas mahalaga sa Ebanghelyo, ay kapahingahan na dulot niya, kapahingahan para sa kaluluwa, sapagkat ang ating katawan ay humuhugot ng lakas sa ating kaluluwa. And so, sige, basta clean fun ha, relax, unwind. Pumunta ko saan-saan, kung may oras naman at kung may panahon, lalong-lalo na with your loved ones, uminom ng mga bitamina, mag-unwind, mag-relax, magpaspa. Go! Pero wag mong kakalimutan ang laging pagdarasal at pagtawag sa Kanya. Wag mong katatamaran ang banal na misa. Establish a deeper and stronger relationship with Jesus. Sapagkat yun ang idudulot niya sa iyong pahinga. Yun ang magbibigay sa iyo ng ibayo pang gana para mas magsikap at mas kabuhay ay lumaban pa. Yun yung pahinga na sinasabi sa Biblia, ang Diyos ay nagpahinga. Pero yun ay matapos niyang likhain ang lahat at nakita niya na ito'y maganda. Yung nakita mo, yung pinagpaguran mo kahit paano may natapos na. Experience will tell us na ang pinaka nakapagpapapagod sa atin, yung paunang.